Yan mga paps, ngayon maglalagay tayo ng brake fluid. Na-drain kasi yung brake fluid nito mga paps dahil tinanggal ko yung connector niya sa brake. Kaya ngayon sasalinan natin siya ng brake fluid. Ito pa sana bili kong brake fluid. 50 pesos lang bili ko dito. Konti lang muna mga paps ang ilalagay natin brake fluid para makapasok agad sa brake hose yung fluid. Piga-pigain lang natin yung brake mga paps para pumasok sa hose yung fluid at lumabas yung hangin niya. Ito paps yung pipihitin natin para lumabas yung hangin at saka para makita natin kung may fluid na yung hose at saka yung brake. Ito siya mga paps, close up natin. Yan, yan na yan. Pipihitin lang natin siya, saksakan natin ang hose para makita natin. Yan mga paps, solo kasi ako kaya rubber ang ginamit ko para mapiga ang preno. Tsaka ito, para magkaroon ng pressure dun. Yan, tsaka natin siya pipihitin pabukas para lumabas yung fluid para malaman natin kung may pressure na. Yan, nakita nyo naman mga paps, may lumabas na fluid. Hindi pa siya ganun kalakas ang pressure, kaya ganun, sasara uli natin siya. Tapos tanggalin lang natin yung rubber band, tapos piga-pigain uli natin siya para pumasok uli yung fluid sa loob ng hose. Then lagay uli natin rubber band, tapos buksan uli natin siya yung may hose para makita natin kung malakas na yung pressure niya. Ayan mga paps, nakita nyo naman, medyo mabilis na yung paglabas ng fluid. Ganun lang, paulit-ulit lang para puno ng fluid yung brake hose at saka yung brake. Like, comment, and subscribe na lang mga paps para updated tayo sa susunod pang mga video. Pag okay na at may pressure na mga paps, kahit lagyan natin hanggang kalahati yon, kahit di na natin punuin yan kasi may ilalagay pa tayong goma tsaka yung cup, aawas lang yan kapag pinuno natin. Takpan na natin mga paps. Yan, okay na mga paps.
test. Tingin nga natin kung malakas ang preno.